Mga kwento ni Thelmo. Sensitibo ako sa mga bagay na paranormal, kagaya ng ibang senders nyo. At nakakaramdam din ako ng gabay na tumutulong sa akin o sa amin kapag kinakailangan. Kaya naman kahit saan ako magpunta, nararamdaman ko kung ano ang tama o mali sa isang lugar. Ang alam ko lang noon, ang panganay ko ang may ganito ding katangian. Pero hindi ko akalain na pati pala ang bunso, meron din. Dito namin unti-unting natuklasan nang pumunta kami sa isla na ito. Ang karanasan na ito ay nangyari November 15, 2020, nakaraang buwan lang. Matapos ang ilang buwan na quarantine dahil sa pandemya, nakalabas kami at nakapasyal sa dagat. Dito kami sa Maynila nakatira, pero may bahay kami sa may Lipa, Batangas. Nagdadalawang isip pa nga akong ibahagi ang kwentong ito, gawa ng una, hindi ito yung tipikal na nakakatakot talaga. Pangalawa, baka isipin ng iba na kahit may pandemic, pinilit pa rin namin na gumala. Kaya naman kung maaari, itago mo na lamang ang aming pagkakakilanlan. Nagplano kaming magpamilya na pumunta ng Fortune Island. Sabado ng umaga, bumiyahe na kami pagkatapos ng shift ko sa trabaho. Bago magtanghali, nasa Lipa, Batangas na kami. Nagpahinga pa kami sa bahay ng isang araw at nag-ayos ng mga dadalhin dahil Linggo ang plano namin na pumunta doon. Linggo ng umaga, bumiyahe na ulit kami mula Lipa hanggang Nasugbo. Dito namin minit up yung contact para sa registration at yung bangka na maghahatid sa amin papunta sa Fortune Island. Nakahiligan na namin ng ganitong klase ng travel. Kaya naman excited kami dahil sa ilang buwang walang labas mula ng magpandemya. Pero sa Nasugbu pa lang, ewan ko ba, iba na ang pakiramdam ko. Iba yung hampas ng alon sa may pangpang. Kung nakapunta na kayo sa Fortune Island, magkaiba ang kulay ng bahagi ng dagat dito. Sa pampang, medyo brown. Kapag medyo nasa laot na, dark blue. Sobrang linis pero alam mong malalim na dahil sa kulay nito. Nakaugalian ko na rin na kapag sasakay kami ng bangka, lalo na kapag tatawid ng isla, naghuhulog ako ng barya para maialay sa mga elementong nakatira sa ilalim. At dahil nga iba ang kutob ko sa takbo ng alon, nagdasal na ako. Humingi ako ng tulong na gabayan kami, na huwag kaming papabayaan, lalo na at matagal-tagal ang pagtawid sa dagat. Nasa bangka na kami noon, nang mapansin ko na nagsisimula ng magsilakihan ng alon. Hindi ito normal. Para bang sa pagkawala o sa hindi pagpunta ng mga tao sa ganitong klaseng lugar mula ng magpandemya, mas naging buhay at masigla ang dagat. Pero ito ang nakapagtataka sa lahat. Nung palaki na ng palaki ang mga alon, bigla na lamang umangat yung harapan ng bangka namin. At kahit na ilang malaking alon na
yung nasalubong namin. Hindi kami napasukan ng tubig o natalsikan man lang. Sa madaling salita, hindi kami nabasa. Napangiti ako sa puntong ito, gawa ng nararamdaman ko na dinidinig ng gabay ko yung panalangin ko. Alam kong nandun sila sa harap ng bangka. Nakikita ko ang imahe nila. Hugis tao, pero anyong tubig. At may mga itim na mga mata. Maski ang bangkero, takang-taka sa pagkaangat ng harapan ng bangka niya. Hanggang sa makarating kami sa isla. Ganun ang setup at pwesto ng bangkang ito. Kahit nasa pangpang na ng isla noon, napakalakas pa rin ang alon. Yung tipong kaya kang tangayin kaya bago kami bumaba sa bangka, naka-life vest na kami at halos patalon na naming binabaybay papunta sa pangpang. May mga naabutan pa kaming mga campers doon. Pero noong mga nakaraang araw pa ang mga ito, at dahil Linggo ang dating namin, sila naman ang nag-iimpake na para bumalik sa Maynila. Matapos makapag-ayos ng pwesto, umakyat ang asawa at dalawa kong anak sa ruins ng Fortune Island. Bali sa mga hindi pa nakakapunta dito, merong pababang hagdan sa likod nito at sa bandang baba, sa may kaliwa, may maliit na kuweba. Pahapon pa lamang noon at may mga kumukuha pa ng mga litrato, groupie o selfie. Yung asawa ko at yung dalawa kong anak, bumaba na para makita yung parte ng kuweba. Nasa kanang bahagi lang ang asawa ko noon at kumukuha ng litrato. Habang abala ang asawa ko sa ginagawa niya, napatigil ang anak kong bunso. Nakatingin lang ito sa kaliwang parte, kung nasaan ang kuweba. Paano ba namang hindi siya matutulala doon? Walang katao-tao. Pero may nakita siyang hugis ng tao na nakatingin sa kanya. Ang kakaiba dito, ang pagkakahugis nito ay gawa sa tubig. Nakatitig ito sa kanya at buong buo ang pagkakaitim ng mga mata nito. Para daw may mga galamay ang mata na mahahalin tulad mo sa sikat ng araw, pero kulay itim. Sa madaling salita, yung kaninang gabay na nabanggit ko at nakita ko ang imahe nila habang nasa bangka kami, kaparehas ng nakita ng bunso kong ito dun sa kuweba. Diba sabi ko nga, ang alam ko lang, ang panganay ko ang may kakayahan na gaya sa akin. Kaya nga, dito ko napagtanto na pati pala itong bunso ko meron din. Hindi lang ito iisa. Dalawa ang nakita niyang nilalang na yon. Mga ilang segundo silang nagkatitigan ng bunso ko bago nagpatianod ang mga ito pabalik sa dagat. Dito na rin napalingon ng asawa ko at ang nakita niya na lamang ay palayo na ito sa kanila. Ang buong akala niya pa nga, dolphin ang mga yon. Hindi ito nakwento kaagad sa akin ng bunso ko. Nung huli na, bale, patuloy kami sa pag-i-enjoy nun. Nung magdidilim na, nagsimula na kaming manguha ng kahoy na gagamitin para sa bonfire. Kasama pa namin nun yung maamong aso na nakatira sa isla, na kung tawagin nila ay si Fortune. Madaming gustong umampon dito,
Pero sa tuwing sinasakay siya sa bangka, tumatalo nito at lumalangoy pabalik sa isla. Akala namin mai-enjoy namin ang buong gabi na yon, na makakatulog at makakapagpahinga kami. Pero hindi pala. Ang gamit naming ilaw noon, solar charge. Maganda ang gabi. May mga manakanakang ambon. Habang kumukuha kami ng litrato at nakaharap sa bonfire para kumain, nagsimula na ring tumaas ang tubig, o kung tawagin nila, high tide. Matapos noon, naglakad-lakad kami para magpababa ng kinain. Gamit lamang ang flashlight sa cellphone namin. Napakadilim ng isla nung time na yon. Lalo na din siguro dahil sa manakanakang ambon, kaya ganon. Nangunguha na rin kami ng mga tuyong kahoy at sanganon para idagdag sa pang-apoy namin. Pagkatapos, naghintay kami na sana lumabas na yung mga bituin sa ulap para makuhanan sana namin ng litrato. Habang naghihintay, nagkaroon na naman kami ng mga karanasan at kakaibang pakiramdam sa kadiliman ng gabi sa isla. Normal lang naman na medyo malangsa sa bandang dagat, diba? Kasi may mga isda. Pero itong panganay ko, kakaibang langsa ang naamoy. As in, hindi umano ito normal na dampi ng hangin lang na galing sa dagat. At paglingon niya sa tubig, nakakita ito ng dalawang hugis taong anino na nakatayo. Gawa ng alam niya na ang kakayahan niya, iniwasan niya na lamang itong pansinin dahil mas lalo lang itong magpaparamdam kapag binigyan mo ng atensyon. Nang makabalik na kami sa pwesto namin, nagayos na kami para matulog. Nasa tent na kami nang magsimula na namang tumaas ang tubig. Tinanong ako ng asawa ko kung dapat ba lumipat kami ng pwesto para hindi abutin ang tubig. Sabi ko naman, wag na, at nagsimula na kaming magpaantok. Yung mister ko at yung kapatid ko, nasa labas pa noon. Nag-aantay sila ng magandang view sa langit para makunan ng litrato. Hindi ako makatulog noon. Hindi ko alam pero hindi ako mapakali. Lumabas ako at nakisali sa kanila. Ang mga anak ko, iniwan ko sa loob. Palingat-lingat ako noon sa bandang taas ng isla. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa inyo. May nagmamasid na kung sino na nasa dilim. Hindi ito tipikal na pakiramdam. Sa ilang beses naming pagta-travel at pagka-camping, alam kong may iba. Gusto kong kumuha ng litrato nun sa party na yon. Pero may pumipigil sa akin. At alam ko, at nararamdaman ko, na ayaw nilang gawin ko yon. Mga alas 12 ng gabi, bumalik ako sa higaan. Akala ko, ako lang ang hindi nakakatulog nun. Pero lahat pala kami, hindi mapakali ang pakiramdam. Meron kasing parang may paligid-ligid sa pwesto namin. Andun yung pakiramdam na parang crowded sa labas. Kahit na wala namang katao-tao at madaling araw pa. Bandang alauna, nagpunta sa tent namin ang asawa ko. Hindi daw siya makatulog sa labas. Sabi ko, itayo na lamang nila ang isang tent. Lumipat kami sa mataas na parte para makasiguradong
hindi kami aabutin ng patuloy na pagtaas ng tubig. Akala namin baka sa alon lang kami hindi makatulog. Pero paglipat namin sa taas na parte, itong bunso ko, napatulala na naman saglit. Gawa ng may nahagilap ito. Sa pagkakadescribe niya, isang payat na lalaki ang nakatayo, hindi kalayuan. Meron itong mahabang mga kamay at nandun ang pakiramdam na nakatitig ito sa kanya, sa amin. Saglit niya lang itong nahagilap at mabilis itong nawala sa kawalan. Tapos ito pa, saktuhang paglipat namin sa taas na parte, parang nang-aasarang laot dahil bigla na lamang bumaba ang tubig na kani-kanina lang halos maabot na ang tent namin sa baba. Nakatulog na kami ng maayos noon. Nagising ako ng mga alas 5:30 ng umaga para mag-ayos ng agahan. Sabi ko nga, hindi man ganun ka nakakatakot ang karanasan namin. Nagpapatunay lamang ito na noong nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng kalayaan ng mga nilalang na ito, o tawagin nating mga bantay ng kalikasan, para kahit papano ay makitang naghihilom ang isla o lugar na binabantayan nila. At sa unti-unting pagluwag ulit ng pagta-travel natin, sana kaugalian nating galangin ang lugar. Magpaalam, huwag masyadong magingay, huwag magkalat, dahil totoo sila. Nandyan lang sila, nagmamasid. Sa bawat gagawin natin sa kalikasan, tama man o mali ito. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. So, sa mga merong experience din sa mga katulad ng Fortune Island o ibang mga malilit na isla, huwag kayong mahihiyang magsend sa atin ng mga stories dahil syempre, para maibahagi natin at maisabuhay natin. Okay, madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, message nyo lang ako sa social media at sa email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Hindi tayo nag-acknowledge ng mga shoutout request via comment section. Okay? Ulahin ko na sa shoutout yung mga bagong membro ng Citennial. Maraming salamat, Aliza Zulk or Zulk 9. Thank you. Thank you din, Sir Jerome Quintero. Happy 2 months. Happy Monstery sa inyo, Angie Proves Raguro at Joyce Villanueva. Maraming salamat. Shoutout din sa mga nag-message sa atin. Si Karen K. here, si Ma'am Karen Colgate po yan. Maraming salamat, ma'am. Shoutout din kay Charlene Dale. Ayan, tama na yung pag-pronounce ko. Be strong and good luck. Pagpipray ka namin from your mga amegang hugot. Shoutout din kay Ma'am Teresita Aguilar Duazo, kay Mark Aldrin Pasibe, sa Uy family from Jose Jun Buot Uy. And from sa isa sa mga nag-renew ng membership, kay Ma'am Angie Proves Raguro, pinapa-shoutout niya kay sina Pidotsky Gaming and Fliff or Flife ba to? Hub Rerise. Hindi ko alam yung ano eh. Pero alam ko game to eh. Hindi ko alam pronounce Flife ba or Fliff Hub Rerise. Thanks po and more stories to come. God bless you always. Thank you, Ma'am Angie. Ay na mga kagiliw, maraming salamat ngayon. Happy Wednesday sa lahat.